Hi guys, welcome back to my channel. Today we're gonna replace the LCD of my Asus Max Pro M2. Ayan. So, ito yung phone na binalibag ni Togo. Ito yung, ano guys, itong nakalagay na to, ito yung original na LCD niya. Tapos, ito yung nabasag ni Togo. Ito yung na-replace ko parang a few months ago. So, nabasag siya ulit. Actually, nung unang nabasag yung phone ko guys, dogs din. Sa shelter naman siya bumagsak nung nabasag siya. So, ito pala guys, bali ito natanggal ko na kung makikita nyo. Para i-open yan guys, tutong kabin lang natin dyan. Actually, kuko lang yung ginamit ko, pinadaan ko lang na ganyan. Tapos, yung tatanggalin mo lang yung, ano yun, yung thumbprint. So, ayan na siya. So, ito na yung binili kong bagong LCD. Actually, yung pinagbilhan ko nito guys, ito rin yung pinagbilhan ko ng LCD ko last time. So, dahil alam ko na okay yung product nila, tama ng model, at okay naman siya kung hindi lang talaga na balibag ni Togo. So, ito na lang din yung inorderan ko. Although, ang difference lang guys, nung unang beses ako umorder sa kanila, 6 days lang nandito na. China din galing to. Pero ngayon, umabot siya ng 12 days, I think. So, ayan. I-try na natin siyang ikabit. So, tuturo ko sa inyo muna guys din kung paano i-disassemble muna yung phone natin. So, ito guys ha, ita-times to ko na lang din yung speed niya para hindi rin masyadong magtagal. Pero hindi ko naman siya i-speed up to the extent na hindi nyo naman maiintindihan ko ano yung ginagawa ko. So, makikita nyo pa rin kung paano siya gagawin. So, tatanggalin lang naman natin yung mga screws na makikita nyo dyan. Using, the precision screwdriver. Ayan, so natanggal na natin yung cover. And then the next thing we need to do guys is to test muna yung LCD natin. Okay, kasi nakalagay din actually dun sa note niya na iti-test muna bago mo i-install. So that yung warranty valid pa rin. Kasi pag natanggal na natin siya dun sa kanyang nakabit na natin lahat, hindi na valid yung warranty pag hindi siya gumagana. Okay, so ayan, testing natin siya. Ayan, and then it turns out lobat siya guys. So, sinaksa ko muna yung charger. So, yan, makikita nyo, may display naman siya. So, ibig sabihin, gumagana yung LCD na nabili natin. So, kabit na natin siya. So, after natin matanggal yung nasa ibabaw na cover, ito naman tayo yung sa may ilalim. Okay? So, ganyan din guys, in-speed up ko na lang ulit ha. So, kung makikita nyo guys, sineperate ko yung mga tornilyo na dun sa taas ng phone. And yung dun sa baba. Actually, kung tutuusin guys, parang pareho lang naman sila ng size. Pero, para sure lang, hiniwalay ko na lang din siya. So, ayan, natanggalin natin yung cover guys. Yung next na tatanggalin natin, ito. Ito yung, ano ba to? Antena ba to? Basta, ayan yung maliit. And then, ayan, itong wire na ayan, ito din yung chip na to guys. And then, yung maliit na to. I don't know kung speaker to or what. Ayan. So, yung mga pinagtatatanggal ko na hindi ko alam kung ano talaga yan. Ayan, after removing this small thingy, ito namang strip na to, ang next natin tatanggalin. So, dahan-dahan lang guys ng pagtanggal ha. Tapos, ito guys, tip lang ha. Pag may tatanggalin kayong panel, make sure na huwag niyong pipilitin. Pag ayaw niyang bumigay, ibig sabihin lang nun, ayan, katulad niyan, may na-miss akong tornilyo pala, kaya pala ayaw niyang umangat. Pero wag, so, dapat gently lang lagi, guys. So, pagka natanggal niyo na lahat ng tornilyo, madaling-madali niyo na lang kasi siya matatanggal.
Okay, so ayan. Ito, tutungkabi niyo lang din ang kuko niyo itong mga strips na, itong part na to, and itong power, yung power strip niya dito sa gilid. Ayan. So actually guys, parang naka-glue lang siya eh. So parang inano ko lang ng kuko ko para matanggal siya, okay? Actually ako nag-glue nito kasi 'di ba nga natanggal ko na siya before dahil nagpalit na ako ng LCD before. Okay. By the way guys, yung binili nating LCD, may kasama siyang frame ha. Kasi merong nabibili na LCD lang itself. So ito kasama yung parang frame niya, para hindi na rin mahirap mag-blower-blower pa. Kasi kung LCD lang yung bibili nyo, parang binu-blower-blower pa, eh medyo natatakot ako baka mamaya masobra ko yung masira ko yung LCD. So better yung mas better sa akin yung ganyan na kasama na yung frame. So eto guys, nila-line up ko lang lahat ng parts na tinanggal natin. Ayan, so ito siya lahat guys, lahat ng parts na tinanggal natin dun sa frame. Okay, so now, ilalagay na natin siya or itatransfer natin siya dito. Ngayon guys, kung makikita nyo yung battery natin, medyo nakalobo yung plastic niya. It's because nung tinanggal natin siya dun sa old case, yung glue niya na sobrang dikit, parang inangat niya yung cover. Cover lang naman to ng battery guys. So it parang okay lang naman siya. So i-roll lang natin, mag-roll lang tayo ng ball pen or pencil or anything para ma-flat siya. Kasi guys, yung nagkamali kasi ako nung last time na nagpalit ako ng LCD, hindi ko siya finlat. May bubble siya. So nung kinabit ko yung battery, yung screen ko, meron siyang parang cloud na white. Kasi parang siguro nape-press nung nakaumpok na bubble dun sa battery yung LCD niya. So, parang ganun. So, ngayon, i-correct natin siya, i-flatten ko na siya para hindi siya makita dun sa harap ng LCD natin. So, ito, isa-isa na natin siya, guys, na itatransfer. So, parang i-reverse lang natin yung ginawa natin sa pagtanggal. Ngayon, pabalik naman. Yan. So, ito, guys, dahil nawala na rin yung dikit niya, gagamitan ko siya nitong double adhesive. Actually, kasama yata ito nung binili kong kit na parang tools na panggawa ng mga cellphone. So, ito, magagamit ko siya. Parang double adhesive lang naman siya, guys.
Ayan guys, so tinry ko siyang isaksak kasi ayaw niya mag-on. So yan, meron namang power until I realized, naalala ko kasi nangyari din sa akin to nung unang beses ko siyang inano, ito, maluwag dito sa part na to, ayan. So kailangan iscrew ko muna to dahil hindi niya napupush o hindi niya nadidikit yung parang contact nung power button natin dun sa mismong panel niya. So in-screw ko lang muna saglit to para lang testingin natin na i-on siya ulit. Ayan, okay? So ayan, try na natin siyang i-on. Ayan guys, so since okay na siya, papatayin na natin siya ulit para isarado na natin yung likod niya, okay? Ayan, so next na ikakabit natin guys, itong fingerprint sensor. Ayan, kasi dapat yung connector niya nasa ilalim ng cover, pero yung mismong sensor nasa ibabaw ng cover. Guys, para sure na safe na, lalagyan na natin siya ng tempered glass ulit. Ayan. Actually guys, before nung nabasag to, naka-tempered naman siya. Kaya lang, hindi ko alam. Ayun, nabasag pa rin. So, ngayon, lalagyan na natin siya. Nauna pang dumating yung tempered glass doon sa LCD natin. There you go guys, I hope you like this video and please don't forget to subscribe, hit that like button and notification bell, and I'll see you guys next time. Bye!